Dancing on the line of a dangerous love. You could break me overnight, but there's no one like us. Insatiable. What's up, mga Polinians? Welcome in Marikina City! Today, we will be exploring San Roque. San Roque is a barangay located in Marikina City and was owned by the former Cabeza de Barangay, Capitan Moy. We will be visiting different locations within San Roque. This includes the Capitan Moy residence, Our Lady of Abandoned Church, and Marikina's Footwear Museum. So now, pupunta tayo sa Kalumpang, sa Sky Diner. So, let's go! Capitan Moy is called the central culture of Marikina City for a reason. Capitan Moy was originally owned by Don Jose Guevara and Don Laureano Capitan Moy Guevara. Hi guys, so nakarating na tayo dito sa Capitan Moy. So dito sa Capitan Moy, ito yung lugar kung saan nakatira si Son Puo or si Tuason. Si Tuason kasi ano siya, isa siyang militar na binigyan siya ng repartimientos ng mga militar. So nung habang nagkakabayo siya, ang narating niya, Marikina, hanggang dun sa may SS. So yun yung naging parte ng Marikina niya, yung repartimientos niya. Tapos yun, napusuan niya yung dito, gumawa ng bahay niya. So ito yun, yung Capitan Moy. Tapos ito yung mga history niya. And then before pa to, noong year pa to ng 1841. The Capitan Moy residence is a 200-year-old house. It was called Bahay na Bato due to its origins and the materials used to build it. Houses made of stones are standardized during the Philippine-Spanish colonial period. The residence has existed through decades and is now being honored as an ancestral house. It has been said that Capitan Moy symbolizes feudalism, seen on the first floor of the residence with its thick and heavy walls. Yet, despite its old age, Capitan Moy retains its beauty. Constructed in 1780, this old house is not only a structure of nails and adobe. It is an ancestral house that links us to the past due to the historical events that occurred here. Supremo Andres Bonifacio once visited the place and the American soldiers turned it into a camp during 1901. The house also used to be an elementary school during the American colonial period and after the Second World War. The house was divided into six rooms with the principal's office located at the piano bar downstairs, and the front of the house serves as a stage. Nearby Capitan Moy was the Catholic Church, Our Lady of the Abandoned. The church was built in 1690s, formerly known as the Our Lady of Protection. The olden church depicts several images of the Blessed Virgin Mary as miraculous, which has received papal recognition. The church has suffered major damages during the Philippine-America War in early 1900s. The church was further devastated in the Second World War. In 1957, Father Silvestre de la Cruz of the Archdiocese of Manila funded the restoration of the church with the aid of other civic and religious organizations. Malapit sa Capitan Moy, matatagpuan natin ang Our Lady of Abandoned Church. Ito ay tinatag noong 1690s at natunghaya nito ang dalawang gera laban sa Amerikano at mga Hapon. So po, nandito kami sa board ng simbahan at nandito po tayo kasama ni Andrea po. So, may tatotanong po ako. Ano po yung history ng simbahan na ito? Well, ang simbahan namin ay natitapad noong
sa ngayon, meron kaming bagong bishop. Pag meron bishop, siya yung parish priest. And then meron assigned na parish administrator, vice rector. Rector yung parish priest, vice rector, parish administrator.
So mula noon, sumami na akong edukasyon, sumami na akong nagpapasan. So pag nag-i-interview ako nila kasi, so sabi ko yung talagang ban mo. Eh, ikaw mo man, tag-aspect ko lang po. So dito sila yung papas. It's not a choice, church, for me. We are thankful that you came. Hey, never felt this way. Can't get enough, so stay with me. Sound like we got big plans. Let's drive around town on tin hands. And you need to know. Sa may show museum na isang siglo na yung puno na to. Tapos sa sobrang lakas nito ng ipo-ipo, tumumba siya tapos natamaan niya yung Kapitan Moy. Our destination is Marikina City's prided shoe museum. Marikina City has been named the shoe capital of the Philippines, and rightfully so, from its vast collection of shoes and the famous world's largest pair of shoes, which made its name in the Guinness Book of Record. Laureano Guevara, child of Jose Emiterio Guevara, and Mateya Mariquita Andres was the first shoemaker in Marikina City. He started making shoes in the last days of 1887. The Shoe Museum is the house of Imelda Marcos's large collection of shoes, amounting to 800 pairs, and shoes made from Marikina City, as well as shoes from renowned designer brands like Dior, Chanel, Panda, and other. The shoes displayed on the museum ranges from casual footwear to couture designs. Ano po yung brief history ng museum na to? History itong museum na to, kung mapapansin nyo, makaluma na, ito ay more than 200 years na. Ito na ito, family arsenal, or imbaka na armas during ng gera, naging detention cell din siya or kulungan, motor pool na gawaan ng sasakyan, rice mill or bigas na bahay. At February 2001, binuksan itong shoe museum para sa lahat. Ano po yung pinaka-importante na collection ng shoes? Pinaka-importante shoe collection dito, walang iba kundi ang Marikina made. Sariling gawa natin. Opo, gawa kinikilala, matibay siya, quality, opo, durable, talagang tumatagal siya. Ano po ba yung history ng collection ng sapatos ni Imelda Marcos? Itong shoe collection ni Imelda Marcos, ito ay more than 3,000. Pero ang nasa Marikina lang ay nasa 800 pairs of shoes. Pero sa ngayong panahon na to, kasi pabago-bago ng management, so may dagdag pa sa ngayon, nasa 255 na lang siya. Ang brand niya dito, international local brand, big by John, made in Marikina. So kung mapapansin niyo yung sapatos niya, yung iba, the big day, iba, bago pa. Kasi ang sapatos ni Imelda Marcos, sa kanya, binibigay lang, yung iba, binibigay lang ng Marikina, every week, binibigay sa sampung para sa sapatos. Paano po nare-recognize yung sapatos? Yan. Para nakikilala itong show mo sa'yo, itong social media, siyempre Facebook, Instagram. So, yun, pagkaya papatuloy-patuloy pa rin yung show mo sa'yo natin. Saan, ang Marikina kasi kilala pa rin tayo sa show capital of the Philippines sa ngayon. Tayo pa rin malahap ng title nyo. Okay. We are here at Show Museum! Thank you.